Mas lalong pahirap para pagsakay ngayon ng mga pasahero, lalo't paulan-ulan po sa labas. Kamustahin natin ang unang balita live ni Darlene Kai. Darlene! Again, tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga pasaherong sasakay ng bus dito sa EDSA Monumento. Nabasa nga yung ilan sa kanila dahil sa panakanakang pag-ulan na nararanasan dito mula pa kaninang madaling araw. Kaya hiling ng ibang pasahero sana raw huwag nang i-require yung pagsusuot ng face shield lalo na kapag nasa labas dahil talagang mahirap daw ito kapag umuulan. Naulanan ang mga manggagawang maagang pumasok kanina. Nakaranas kasi ng mahinang pag-ulan kaninang madaling araw dito sa EDSA Monumento. Yung iba may dalang payong. Pero mas marami ang nagmadali na lang sumakay ng bus. Pero di tulad ng dati, karamihan sa mga bus ay hindi na nag-check ng body temperature at kung tama ba ang pagsusuot ng face mask o shield bago sumakay ang mga pasahero. Marami pa rin kasing bus dito ang walang konduktor. Nitong mga nakaraang araw, umugong ang mga panawagan na tigilan na ang pagre-require sa face shield. Sa mga nakita namin kanina, lahat naman ay may face shield. Mas mainang pamas na lang, mahirap ang may face shield. Mag naglakad ka, minsan di mo na nga tinatanggal kasi maaksayado yung mga cover nito kasi mabilis masira, madaling magasgas, malabo. Pag naglakad ka, may malalim, may mababaw. Parang mas okay pag wala eh, kasi mahirap nga yung huminga, saka mahirap makakita. Yan. Lalo na ngayon umuulan. Nahihirapan po. Kasi nakakaabala po sa paglakad, sa pagtingin. Pero may mga naniniwala pa rin na mahalaga ang pagsusuot ng face shield kaya dapat ay patuloy pa rin itong i-require. It's much safer kasi syempre you don't know yung nasasalubong mo kung meron siyang daladalang. Kahit sa trabaho namin, sa call center, kahit nasa loob kami ng office, naka-face shield kami. So, hindi naman kami nahihirapan talaga. Tsaka sanayan lang. Igan, mahaba na yung pila ng mga pasahero mula doon sa sakayan sa gitna ng EDSA. Umabot na yung pila sa overpass at nakarating na dito sa EDSA southbound. Dahil meron namang pila ng mga bus, umuusad naman yung pila ng pasahero at tuloy-tuloy din silang nakakasakay. Tuloy naman yung pag-ambon dito kaya para po sa mga pasaherong pasakay pa lang o paalis pa lang ng kanilang mga bahay maiging magdala ng pananggalang sa ulan. Yan ang unang balita dito sa EDSA Monumento. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas.